na ang 8 koponan na aabante sa next round ng UNTV Cup Season 10. Sa pagtatapos ng second round eliminations kahapon sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City, umani ng makasaysayang tagumpay ang Department of Agriculture Foodmasters simula nang sumali sila sa Liga ng Public Servants. Sa unang pagkakataon, pumasok na sila sa semifinals matapos tagpasin ang Ombudsman Grapbusters sa matinding bakbakan na nagtapos sa score na 101-84. Ipinamalas ng Foodmasters na itinuturing na isa sa mga dark horse ngayong Season 10 ang kanilang determinasyon na makapasok sa semifinals. Well, compare mo sa last two games na talo kami, much more aggressive kami, lalo sa first quarter. Kasi yung last two games na talo kami, talagang very slow start kami. So at least ngayon, makita mo naman, maganda yung intensity ng players. Yung hard work sa defense. May mga players kami na contain kahit paano. Ayon sa coach ng Ombudsman, nasunod naman ang kanilang inihandang game plan, subalit sadyang may mga nag-step up na player sa kalaban na hindi nila agad natapatan. Nasunod naman lahat, kaya lang talaga meron din silang counter game plan. Ano? So, hindi kami masyado nakaklose sa mga shooters nila. Actually, naka-zero in kami kay Guzman eh. Pero si Ko, Tomira, si Mariano, halos almost perfect sa perimeter. So, yun ang hindi namin masyadong minatsa pa ng maigi. Kaya malaking bagay yun. Tinanghal na best player of the game si Sian Ko na kumamada ng 25 points, 9 boards, 8 dimes at tig-dalawang steals at block. At si J. Mark Mariano na may 16 points at 5 rebounds. Nagambag naman sina Eli John de Guzman ng 24 points at si Marlon Calao ng 12 points. Nanguna naman sa opensa ng Ombudsman si Aldous Paz na may 24 points, Paul Lodja na may 15 points, Bamba Florino na may 14 points at si Israel De La Cruz na may 10 points. Sa kabila ng magandang ipinakitang performance sa eliminations ng Foodmasters, ayaw pa rin nilang magpakumpiyansa. Una-una, very thankful ako. Thank God, nanalo kami pang outright semifinals, no? Hindi namin iniisip sinasabing record na ang DA first time pumasok. Kami, we take one game at a time. Kailangan lang namin manalo every game. Doon lang kami habang nag-i-enjoy maglaro. Habang ang Ombudsman naman ay mas magiging uhaw-an nila sa panalo. Quarterfinals na. So, maghahabol kami ng panalo. At si Ombudsman, laging asahan nila na from now on, laging palaban ng team na to. Makakasama ng DA ang SSS Kabalikat na waiting team sa semifinals. Meron silang isang buwan na paghahanda habang naghihintay sa resulta ng quarterfinals kung saan magtutuos ang anim na team. Ang anim na team na magtutuos sa quarterfinals via single round robin ay ang AFP Cavaliers na nalaglag sa third spot, NHA Homemasters, DNR Warriors, Senate Defenders, Ombudsman Grapbusters at GSIS Furies. Samantala, kahit maituturing na non-bearing game na ang laban ng Malacanang team o PPMS Trailblazers at PNP Responders, nagpamalas pa rin sila ng exciting ball game kahapon. Katunayan, makailang ulit na nag-deadlock dahil kapwa ayaw patalo at nais tapusin ang liga na may baon na panalo. Subalit sa uli, mas nanaig ang Malacanang team sa final score na 102-97. Best players of the game sina RL Cartel na may 21 points, 6 rebounds at isang block. At si Robert Fondo na kumolekta ng 28 points, 3 assists at 2 steals. Tatlo pa mula sa Trailblazers ang may double-digit contributions, si John Kenneth Alger na may 18 points at si Alvin Katipon at Chris Dalaten na may tig 12 points. Sa kabila ng hindi nakapasok sa quarterfinals, nagpapasalamat pa rin ang OPPMS at PNP sa pagkakataong makabahagi sila sa natatanging Liga ng Public Servants.
Kuya Daniel, thank you dito sa opportunity na binigay niyo sa amin na makapaglaro sa UNTB Cup Season 10. Ito yung nakapaglaro ka na ng gusto mo, tapos nakakatulong ka pa doon sa mga beneficiary mo. Sa OPPMS, thank you sa lahat ng support from management. Suportahan niyo po ang UNTB Cup, charity, sports and charity, napakagandang liga na naglalaro ka na, nakakatulong ka pa. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.